sa Diyos sa kaligtasan.
sa pamagitan ng Isang Kristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mailang na mag-isa ang tao. Bibigyan mo siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawi. Inilapit sa tao pinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga ibon iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isang man sa mga ito ang angkong nakasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyo. Ang tadyang na iyon ginawa niya isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas na ito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam namin si Jesus, bagaman sa madaling panahon, pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, hinoob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga magtitiis, siya ay pinagiging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanila kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa lamang na nagpapabanal at nang pinagiging banal. Kaya hindi niya itinagyan tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Ngunit pinagbigahan siya ng mga dagat
Ito ang tandaan ninyo. Ang sino man hindi tumanggap sa pag-aari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mababilang sa mga nag-aariyan niya. At ginali ni Jesus at mga bata, ibinato ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Mga salita na pinahayag po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga Ebanghelyo sa Marcos na siya umakitong ngaw sa atin na ipinahayag ng buong metabal mula pa po ng aklat sa aklat ng Genesis. Bilang paagiyo ng isang pamantayan ng kasakristiyano. Na ngayong panahon na ito ay mayroong malaking hamon na kinakailangan ng arawin at balikatin ngayong mga kapanahon na ito. Nandiyan po yung tinatawag natin marriage equality sa ipamunta sa dating ay pwede nang masabi na lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ang hamon ay binibigay ng buhay ng asawa, yung question of divorce, annulment. Mga katalaman ang mahalin po natin na bigyan ng pagtubod sa tinatawag po natin na pinagsama ng Diyos. Paliwanag mo ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalay ng tao. Pero sino ba kayong pinagsama ng Diyos? Yung ba basta na lamang kukuha tayo na isang lalaki at isang babae pagkatapos sa paspasan ng pare? Yun ba gaya pala sa atin natin na doon sa kategorya pinagsama ng Diyos. Sumahan ako ito sa mga dito rin mo nakabase yung buhay ng asawa at ang kaayusan ng buhay ng asawa. Kaya mo bigyan natin ng pamilya yung tinatawag ko natin na pinagsama ng Diyos. Ito yung ikinumuling ng simbahan ng Family Marriage in the eyes of the Church and in the eyes of God. Meron yung lima. An absence of one ay may tutulin natin na isang tipeto. Kaya nakagatong na dito yung limang elemento. Kaya mo paagiro na kung saan ay buhay yung paalala ng panangaliwas ng mga linggo, tayo nag-aanyaya na sa atin ng mga propos. Ang inaanap mo kasi ngayon para po sa pagtuturo ng family and life, lalong-lalong doon sa mga pagkakanan sa umasa sa buhay ng isawa, ay ang inaanap na mag-asawa mismo, yung magtuturo. Bagamat po ako ang tinaman yung nagpapakasal sa atin, kaya ako ako na yung nagpapakasal, kinakailangan ko ngayon nagbibigay sa kanila ng sena. At yung panawag ko ngayon ng simba ay ang dapat na magbigay ay mag-asawa. Well, yung mayroon po mga may asawa, pero yung lalaki lang ang magbibigay, wala yung babae. Yung hindi ngayon ay mismo mag-asawa. Bakit?
Eh kayo, kayo mismo ang nakakaunawa, kayo mismo ang nakaranas sa buhay may asawa. Kayo mismo ang may tutunin natin mabuting halimbawa na gumanap ng inyong tungkulin sa ayon sa tulo ng simbahan. At yun kayo
They are only forced by their circumstances. Dinilid lang sila ng pagkakataon. Pangatlo, consent consented to marry for life. Kaya kang pumasok sa buhay ng asawa sapagkat gusto mo na ito yung taong makakasama mo habang ikaw ay namumuhay. Sapagkat ito yung taong minamahal mo. Kasi kung isang buhay ng iba na, sige, ikaw makasal tayo. Meron pong isa ng teleserye ngayon sa TV na nagpakasal. Gawa ng pagiging green card. Sa US, matawag ko, ang teleserye yun. So, manonood kayo, no? So yun po, hindi pwede na magigitan ng ganon. Kaya kailangan na magpapakasal. Pagkatapos na kayo magkaroon ng green card, iwalayan mo na. Yan po ay hindi pinagsama ng Diyos. Yan lamang ginamit mo, kahit ikaw ay pinasal sa simbahan, hinapin mo lamang ang simbahan. Hindi po yan galing sa Diyos. Kung kaya ka lamang magpapakasal ay para lang ikaw ay magiging green card holder. The same also applies. Saan ang bansa na pwede mong pumuntahan kahit ako dito sa Pilipinas. Kung isa na may mga foreigner kasi hindi sila pwede magkaroon ng pag-aaral dito sa Pilipinas. So nang gagawin nila, mag-aasawa sila ng Pilipina para magkaroon sila ng pag-aari dito sa Pilipinas. No, they can have properties. Hindi yung dapat. Dapat nasa isip mo na, kaya ko ang pag-aasawa na ito sapagkat gusto ko itong makasama habang buhay. Pwede ba yun? Kapag minamahal mo ng tao, hindi mo iisipin na ang pag-asama namin ay hanggang dito lamang. May time limit. Merong mga kung tawagin natin ay may mga kadahilanan ang ilalagay para kayo ay maliwalay. Pangatawa, dito sa pangatlo ay consented to marry for life and to have children. Mahalaga po kung saan nakita natin na para magkaroon ng anak. Ewan paano ang pagkakaroon po, ano? Sterile. Okay lang yun. Basta huwag mo inilihim doon sa mga pag-asawa mo. Kung sakaling na ako na ikaw ay baong. Iba po yung baong, iba po yung sterility, iba po yung impotence. No? Yung impotence po, so this is number one. So, bahagi ko. Kasi yung mayroong mga tao, lalo sa mga Europe at America, kung sige, mahal kita, gusto ko ng makasama. Pero ayaw mo lang wala. Ay, hindi po yun. No? Ang kasal ay kasama yan kung kayo'y binigyan ng pagkakataon ng magkaroon ng anak, napakahalaga ang pagkakaroon ng anak. Yan po kasi ay bahagi po ng kaligtasan ng iyong bayan ng Diyos. Pangapat, for the good of the other. Kaya kung magpapakasal, ay hindi lamang dahil sa gusto mo siyang pirahan. Pero kaya kung magpapakasal kasi gusto mo na ang kanyang karatayuan ay mapabuti. It's always for the good. Never na kung sa to inflict harm or evil. May mga pagkatao na kasi bakit ang gusto ng makasalan? Gusto ko makabuti sa pamilya nito. Mayroon po niya, no? Baka
Kinakailangan po natin na makita po natin na ito ay bahagi po ng pagkilala natin sa pamantayan na ibinigay ni Jesus. Self-giving, no? Nagpapamahal for the good of the other. Kaya, maliwanag po dyan, kasama, hindi po dapat yung bubo, no? E for the good, eh, no? Eh, may mga tao minsan na nasisiyahan sila kapag sila ay nakakabubo, no? Panglima, there should be at least two witnesses. At kahit po sa kahit na lang dalawang saksi, no? Sa inyong pag-iisang hindi. Sa atin sa Pilipino, hindi lang dalawa. Kuminsan ang maninong at ginang napakarami. Kuminsan pa yung galing dalawang paris. Eh, 24 na yun. Eh, ang dami ng agad. Sa ninong at ginang malamang, sigurado mga ating na bisita. So, pero iniingin ko lang ng pamantayan ay at least two witnesses. Hindi pwede isa lamang. Hindi pwede na kung saan ipipirma mo lamang yung witness. No? Kasi maging bahagi na kung saan ay hindi o sapat. Kasi itong limang ito ay basic no, element na masasabi natin na ito ay bahagi ng sakramento ng nasa ito. No? Ito yung pinagsama ng Diyos. Una, ulitin po natin, free to marry, kalayaan na magpakasal. Pangalawa, yung consent free to give, malayang ipinahayag ang iyong pagustuhan ng magpakasal. Pangatlo, consent to marry for life and to have children. Pinili mo na ikaw ay magpakasal habang buhay at para sa pagkakaroon ng anak. Pangapat, for the good of the other. Para sa kabubuti ng iyong kapartner. Panglima, mayroong mandalang dalawang saksi. At least, have two witnesses. So, bahagi ko, kumisan mo kasi ngayon yung panahon na ito, marami mo tatako. Kaya po ay marami mo hindi kasal. May mapapansin ito. Marami mo yung nagsasama na hindi kasal. Bakit? Kasi iniisip mo na kapag kami nagpakasal, baka kami ay hindi magkatuluyan hanggang kamatayan. Hindi po yun yung purpose ng kasal. Kaya napakalaga po makita po natin itong limang elemento na ito ng sakramento ng kasal na itinulad sa atin ng Diyos para tulungan ang mga pumapasok sa buhay ng asawa na hindi nilang pakinabangan ang isang biyaya na nais na ipagkaroon ng buong ikapang. Tunay nilang maramdaman. Kaya nga po, ano po yung mga hihingi sa nakita natin sa sakramento ng kasal? Yung salita na ginagamit natin. Tulog ka ta. Ganong kapatid yung nais na ibigay sa atin sa buhay ng asawa. Kaya po, sana po maging bahagi rin po ng ating patuloy. Sana na po ay sabi nga, may mga nagnanais po na tumulong sa atin, mga asawa, sa ipinagahan ng apatisma na apat na mga asawa na pwede tumulong sa atin. Sa ministry of family and life. Parang patuloy natin maipahayag at makita po natin kung ito'y papasok sa buhay ng asawa, ito yung tingnan mo. Para maging gabay sa bawat isa sa atin at matulungan natin sila na higit ng pakinabangan ang biyaya na ibinibigin ng buong kapag sa sakramento ng kasal. Kaya po dito po sa Ibanghelyo San Marcos, ang matunda. Kasi bakit po? Pagkatapos ng sagutin ni Jesus ang question of divorce, ipinasok niya rito
Yung para sa mga bata. Ayan, para sa mga bata. Bakit? Kasi sa loob ng pamilya, dito hinuhugot ang mga susunod na generasyon, lalo-lalo na para sa mga bata. Yung sakramento ng kasal ay isa pong lugar na dinarais ng simbahan na dito higit na mapangalaga ang karapatan ng mga anak, ang karapatan ng mga bata. So, mahalaga po na ituloy itong limang basic elements o tinatawag po natin value, merit, purpose. Para po ano, makita po natin. Kasi any effect ay sabi na natin, philosophy based for annulment. Annulment po kasi sa tingin ng simbahan. There is no merits that took place because there is a defect. Yung divorce, hindi natin pinabayaran. Bakit na yung divorce? Kasal yan. Pero pwede silang maghiwalay. Ang annulment, null and void since the beginning. Because of the presence of any of the five defects I have mentioned earlier. So, ipanalangin po natin. Ipanalangin po natin ang kahalagahan ng sakramento ng kasal. At naman po, magtulungan tayo na ipahigit ng pangalagahan at pahalagahan. Patuloy na